Kitang-kita po pala dito sa taas ang inyong mga kagandahan. Kaya salamat po at pinalipat ako dito sa taas. Makikita ko po kayong lahat. Kung sino yung nakikinig, kunyari nakikinig, at yung hindi talaga nakikinig. Sabi po nung isang nabasa ko, hindi daw ko mo ang isang bata o ang isang tao ay hindi umiinom, hindi naninigarilyo, hindi lumalabas ng bahay para makipag o hindi barkadista. Hindi daw po ibig sabihin noon na napalaki na siya ng tama. Sapagkat ang tama raw na pagpapalaki sa isang bata ay kung siya ay marunong rumespeto sa kanyang kapwa, nakikita niya ang kalagayan ng kapwa-tao, hindi siya nagsasamantala sa mga kapuspalad at hindi nagbebenta ng boto. Dagdag na lang po yun, hindi po kasama yun sa nabasa ko. Na ito po ay meron namang katotohanan. Sapagkat makikita na napalaki natin ng mabuti ang ating mga anak kung sila ay merong tama at magandang pag-uugali. At nais ko pong magpasalamat sa inyong lahat, sa inyo pong pagdalo upang makinig sa kalalagayan ng ating mga kabataan base sa mga programa ng ating pamahalang panlalawigan ngayong araw na ito. At lilinawin ko po ang sinabi kanina na ito po ay hindi ko programa. Kung hindi, ito po ay programa ng pamahalaang panlalawigan. Kaya kung meron man pong mali o meron mang kapalpakan sa implementasyon ng programa, huwag niyo pong sasabihin na ito ay programa ni Governor Noveras sapagkat ito po ay programa ng ating pamahalaang panlalawigan. At nais ko pong magbigay pugay sa ating mga kasamahang halal na lingkod ng ating bayan. Una po ang mga sanggunang panlalawigan members na nagte-text. Sabi po nila, pag daw ang babae ay nakangiti habang nagte-text, kinikilig yan. Hindi po ba? Pero pag daw po ang lalaki, lalo na pagka member ng sanggunang panlalawigan, ay nakangisi habang nagte-text, may niloloko na naman yan. Ang ating pong pangalawang punong lalawigan, ang kagalang-galang Christian M. Noveras, ang atin pong kaibigan at kasamahan na matagal na sa pamahalang sa paglilingkod sa ating pamahalaan, kagalang-galang Lordan Rojas, ang dalawang bago pong member ng sanggunang panlalawigan, si kagalang-galang Eugene Kalugtong at ang kagalang-galang Attorney Nick Salamera. Ganun din po ang ating mga kasamahan at kaibigan buhat sa ilang bayan ng ating lalawigan sa pangunguna po ng Bayan ng Baler, sa pangunguna po ng ating minamahal na pangalawang punong bayan, ang kagalang-galang Pedro Bobong M. Jr., sampu po ng mga sanggunang bayan, kompleto po ang
ang buong pwersa ng sangguniang bayan ng bayan ng Baler. Wala po ang ating minamahal na mayor sapagkat siya po ay kasama ang ilang mayor ng ating lalawigan ay tatanggap po ng award. Buhat po sa ating national government sapagkat awardee po sila ng Seal of Local Good Governance. Okay. Andito po ang kaibigan po natin, nag-iisang mayor at kasama po ang kanyang mga ang kanyang pangalawang punong bayan at mga sangguniang bayan, kagalang-galang Mayor Joe Grospe at kagalang-galang Vice Mayor Romner Agustin. Sampu po ng mga sangguniang bayan. Galing pa po yan sila sa Dilasag. Yung pagpunta po nila rito, kalahati para umaten, para makinig ng State of the Province Address, kalahati po para makaalis naman dun sa bayan ng Dilasag sapagkat gusto naman po nilang makakita ng ibang tanawin buhat po dito sa bayan ng Baler. Andyan din po ang kasama natin kaibigan. Sampu po ng mga punong barangay ng bayan ng Baler at ng bayan ng Dilasag. Andyan po ang pangalawang punong bayan, ang bayan ng Kasiguran, kagalang-galang Ronald Soriano. Sampu po ng mga punong barangay ng bayan ng Kasiguran. Hindi pa po nag-uumpisa yung programa. Umihingi na po ng certificate of appearance. Buti po meron ng available kaya nabigyan po agad sila. Bayan po ng Maria Aurora ay yung dalawang babaeng konsehal ng aming bayan. Ang mayor din po ng Maria Aurora ay kasama ni Mayor Red para tumanggap ng award sa SDLG. Ang bayan po na San Luis, ang mainit-init pang Vice Mayor ng bayan ng San Luis, kasama po ang kaibigan natin, ng konsehal Olivar, si Vice Mayor Tristan Pimentel. Kasama po ang mga iba pang mga konsehal ng bayan ng San Luis. Sa inyo po lahat, tanggapin po ninyo ang aming pasasalamat sa inyong pagdalo ngayong umagang ito sapagkat naniniwala po tayo na ang hindi lamang tungkulin natin bilang lingkod ng pamahalaan o tungkulin ng inyong lingkod at iba pang mga local chief executive na mag-ulat kung ano ang totoo, kung ano ang totoong kalagayan ng mga programa natin para sa ating mga kabataan. Kalinsabay po ng aking paglalahad ay hangarin ko din po na sana ay mahikayat natin ang ating mga kababayan. Yung pong mga hindi pa sumusuporta o hindi at hindi pa nakikibahagi sa mga programa para sa kagalingan ng ating mga kababayan, layunin po natin sa oras na ito na sana po ay mahikayat natin silang makiisa sa pagpapatupad ng mga programa, paggagawa, pagsasagawa ng mga programa para po sa ating mga kabataan. At hangad din po natin na yung mga kababayan natin at kapwa lingkod natin sa pamahalaan na kasalukuyan ng sumusuporta sa mga programa ng ating pamahalaan, hangad po natin na sana po ay lalo nating pag-ibayuhin ang ating pakikisa upang sa ganun ay mabigyan po natin ng magandang kinabukasan ang ating mga kabataan.
Sabi nga po nila, lagi ko pong binabanggit, kung ang plano daw po natin ay para lamang sa loob ng isang taon, magtanim po tayo ng mustasa o kaya ng gulay. Kung ang plano po natin ay para sa 10 taon, magtanim po tayo ng punong kahoy. Pero kung ang plano po natin ay para sa susunod na 100 taon, turuan po natin ng ating mga anak at ang mga kabataan at ibigay po natin yung lahat ng programa, lahat, gawin natin lahat ng ating magagawa upang sa ganun ay masiguro po natin na magiging matatag ang ating bayan kung sila naman ang papalit at mamumuno sa ating pamahalaan pag tayo po ay kinuha na ng poong may kapal. Pero mauna na po kayo, yung iba dyan. Susunod na lang po ako after mga ilan ba? After 20 years siguro, minimum. Ang aking pong ulat ay binubuo karamihan po ng mga datos para po makita natin, matasa po natin kung makita po natin kung bumababa o tumataas ang mga nakikiisa o ang mga ginagawa ng ating pamahalaan para po sa programa. At ang buod po ng programa para sa ating mga kabataan ay kilalanin po natin at igalang yung kanilang mga karapatan. Sapagkat kahit po sila mga bata, ay meron po silang mga karapatan. Yung pong mga batang isip, hindi po kasama sa programa. Meron pong programa para sa kanila, dun po sa Mandaluyong sa loob po. Welcome po kayo dun. Anytime, libre pa ang inyong pamamalagi doon. Pero sa ating pong layunin ngayong umagang ito, nais ko pong umpisahan ang aking pag-uulat para po sa una sa karapatan ng mga bata. Marami na pong mga batas ang ginawa ng pamahalang nasyonal. Una po dyan yung anti-violence against women and children. Ganun na po katagal ang batas na yan kung saan pinoproteksyon ng saktan physically at emotionally ang ating mga kabataan. Pero ilan pa rin po ang mga kabataan na sinasaktan hindi lamang ng mga magulang, kundi ng mga guro o kapwa kabataan o ng ibang mga sektor ng ating lipunan. Ibig sabihin po, hindi pa rin natin ganap na kinikilala at tinatanggap at nirerespeto ang mga karapatan ng ating mga kabataan. Noong nakaraang taon, ang infant and under 5 mortality rate sa ating lalawigan ay bumaba kumpara noong sinundang taon ng 2017. Ito ay dahil sa malawakang impormasyon at pagtutulungan ng mga skilled health workers at iba pang mga tukoy na kaalakbay, kabilang ang mga civil non-government organization, civil society organization at iba pang mga mapagkawang gawang sektor ng ating lipunan dito sa ating lalawigan at maging buhat sa labas ng ating lalawigan. Sa nakalipas na taon, mababa ang bilang ng maternal deaths o mga inang namatay sa panganganak.
Sa katunayan, noong taong 2017 ay mayroon lamang 2 kaso ng pagkamatay. Subalit noong taong 2018, ang bilang ay tumaas sa 8, kung kaya't patuloy ang iba yung pagsasanay ng mga health workers, tamang pangangalaga sa mga buntis, pagsasagawa ng health education, at pagsusulong ng mga kaugnay na advokasya upang matugunan ang naturang pagtaas. Subalit, kahit ano pong sipag, kahit po anong husay, at kahit gaano kadedicated yung ating mga health workers, kung hindi po makikiisa yung ating pong mga kababayan, yung ating mga kababaihan, at ipinagwawalang bahala ang mga programa, lalong-lalo na po sa regular na pagkonsulta sa mga doktor tuwing panahon ng tungo sila po ay buntis, ay hindi po ito magiging matugumpay. Ang mahirap po minsan sa ating mga kababayan, sa sobrang ligaya nila, bago sila magbuntis, ay nakakalimutan na po nila yung kanilang obligasyon pagkatapos na sila ay magbuntis. Hindi na po nila binibigyan ng pansin at pagpahalaga yung buhay na kanilang dinadala sa kanilang sinapupunan. At hindi lang po nanay ang merong katungkulan na pangalagaan yung buhay na nasa kanyang napupunan, kundi kahit po yung mga asawa at pamilya at buong pamayanan ay meron pong tungkulin para pangalagaan at siguradong mabuhay ang bata at ang nanay kung siya po ay manganganak. Salik sa pagbaba ng bahagdan ng mga buntis na may prenatal check-up sa ating lalawigan mula 2015 hanggang 2018, ang pagdami po ng mga kabataang nabubuntis na itinatago ang kalalagayan sa kanilang mga magulang, sa kanilang mga kaibigan, sa kanilang mga kamag-anak, at sa mga health workers na hindi po nila alam na magiging sanhi ng hindi magandang kondisyon ng kanilang mga anak. Dahil dito ay nagpapatuloy ang suyod bahay o pagbabahay-bahay ng ating mga health workers upang hikayatin silang magpatingin sa health workers. Tumatanggap siya ng ferrosulfate at iba pang mga pangkalingang kailangan ng mga nagdadalang tao. Ang BIMOC facilities ng bawat munisipyo ay mayroong mga trained health workers na laging nakaagapay para sa ligtas na panganganak. Binibigyan ng mahalagang pansin ang pagtaas baba ng bilang ng mga buntis na nabibigyan ng tetanus toxoid. Sinisigurado natin magkaroon ng sapat na supply ng naturang bakuna na mahalaga sa pagdadalang tao. Mayroon ding pagbaba at pagtaas sa bahagdan ng mga buntis na nakatanggap ng kumpletong iron with folic acid. Tumaas noong 2016 at 2017, ngunit bumaba noong 2018. Ang simpleng dahilan ng pagbaba na may kinalaman lamang sa hindi kaaya-ayang lasa ng naturang bitamina ay patuloy na tinutugunan ng kukulang health workers sa pamamagitan ng health education, at inaasahan ngayong taong 2019 ay tataas muli ang bilang ng mga nagdadalang tao na makakatanggap ng iron supplementation. Yan po ang katakataka sa atin, mga kababayan. Dahil lang sa masama ang lasa ng bitamina ay hindi na po iniinom ng ating mga kababaihan. Pero pag 2x2 at Mpilites, umiinom po sila, hindi man pumapangit yung muka sa kanilang pag-inom. Samantala, patuloy ang pagbaba ng bilang ng mga nanganganak sa hilot
mula 778 noong 2015, naging 542 noong 2016, 152 na lamang noong 2017, at 149 noong 2018. Kalinsabi nito ang pagtaas naman ng bilang ng mga nanganganak sa mga ospital at iba pang mga health facilities. Sa katunayan, 1,930 na lamang ang bilang noong 2015 na tumaas sa 3,244 nitong 2018. Ang lahat ng ito ay bunsod ng malinaw na pulisiya ng DOH laban sa pagkanganak sa bahay, bagay na lubos nating kinakatigan at sinusuportahan. At isa po sa marahil sa mga dahilan kung bakit mayroon pa rin sa ating mga kababayan na ayaw manganak sa ospital ay sapagkat wala po silang pambayad o iniisip ang gastos sa ospital. Pero sana po hamon ko sa mga magulang na sana po habang ginagawa ninyo ang bata ay umpisahan na rin po ninyo mag-ipon ng mga kakailanganin para po sa panahon ng inyong panganak ay kumanghingi man po kayo ng tulong sa pamahalaan o sa kapitbahay o sa kamag-anak o sa kaibigan, ang hihingin nyo na lamang pong tulong ay yung kakulangan ng inyong naihanda. Sapagkat hindi po magandang kaugalian natin na lahat na lamang po ng tulong, lahat na lamang po ng gagastusin natin sa ating panganak ay manggagaling sa pamahalaan o sa bulsa ng ating mga kababayan o mga kapwa-tao. Ang pagbibigay ng bakuna sa mga bata ay tumaas noong 2016 at bahagyang bumaba noong 2017 at 2018. Pinagpapalagay na ang bahagdan ng mga batang kumpletong naturukan ng mga bakuna ay naapektuhan sa paglipat-lipat ng tirahan at pagkakaroon ng takot sa bakuna. Dahil dito, ipinagtutugon din ng suyod bahay at pagbabahay-bahay ng mga health workers upang maipag-ibayo ang saklaw ng mga bakuna. Ang bahagdan ng usong ina na nakatanggap ng vitamin A ay tumaas mula 2015 hanggang 2017. Ngunit ito ay bahagyang bumaba noong 2018 sa kabila ng sapat na supply ng bitamina. Ito ay dahil lamang sa maling desisyon ng ilang ina na huwag nang bumalik sa health centers pagkatapos manganak, bagay na tinututukan po ng ating mga health workers ngayon sapagkat ang tungkulin po natin ay hindi natatapos pagka nakalabas na po ang bata sa sinapupunan ng ina. Pabago-bago rin bagamat laging mataas ang bahagdan ng paggamit ng ligtas na inuming tubig na umaabot sa 100% noong 2015, at 2017, at bagya lamang bumaba noong iba pang mga taon. Ito ay dahil patuloy nating isinusulong ang pagkakaroon na ligtas na inumin habang dumarami ang nagtatayo ng mga water refilling station. Ang pangalawa pong karapatan na dapat nating kilalanin at itaguyod ng mga kabataan ay ang karapatang malinang o umunlad. Dahil kinikilala natin na ang kamusmusan ay critical na yugto ng pagkatuto ng mga bata, ang pamahalang panlalawigan ay nag-ukol ng investment para sa Early Child Care and Development Program. Nasaklaw ang mga gawain para sa nutrisyon at kalusugan. Ganun din ang daycare services at home-based services. Sa buong lalawigan, May 209 na child development centers at 15 supervised neighborhood playgroups. Meron namang 215 child development workers at 15 SNP volunteers. Mula sa 66% noong nakarang taon, tumaas sa 90%
ang bahagdan ng mga batang edad 3 hanggang 4 na nakapagtapos sa daycare centers. Sa buong rehiyon, kinikilala ang Aurora na pangalawa sa pagpapatupad ng accreditation ng daycare workers. 171 centers at 180 workers ang nagawaran ng accreditation batay sa dekalidad na pamantayan. Mula sa kasalukuyan, 1,000 kada buwan ang insentibong pinagkakaloob ng pamahalaang panlalawigan sa lahat ng child development workers sa Aurora. At ito ay pinaglaanan natin ng pondo, yung pong tinatangga at mga daycare center workers po natin, dahil nakikita po natin ang papel na kanilang ginagampanan, mahalagang papel na kanilang ginagampanan para po malinang ang ating mga kabataan. Ano po, minsan sa dedikasyon ng mga daycare workers ay mas malapit pa ang loob ng mga bata sa daycare workers kesa doon sa mismong ina, sapagkat nararamdaman po nila ang tunay na kalinga ng ating mga daycare workers, kung kaya't tayo po ay naglaan sa susunod na taon para madagdagan po ang kanilang honorarium na tinatanggap. Inuulit ko po, para saan po ba yung palakpak na yan? Para sa dagdag o para doon sa nakaisip na madagdagan? Kaya nakikiusap po tayo sa mga punong barangay. Ano po? Na sana po huwag niyong tanggalin. Huwag po ninyong tanggalin ang mga daycare workers natin. Sapagkat alam na po nila yung kanilang gawain. At sila po ay binigyan na ng ating pamahalaan ng sapat na mga trainings at seminars para po mapaghusay po nila yung kanilang tungkulin bilang mga day workers. Kung hindi po kayo binoto ng inyong daycare workers, hayaan nyo na po. Hayaan nyo na po. Sabihin pa po ninyo sa kanya na kung pag-iibayuhin mo pa yung inyong tungkulin bilang daycare workers, huwag mo pa rin akong iboto sa susunod na eleksyon, hindi pa rin kita tatanggalin, sapagkat mas binibigyan ko ng halaga ang kapakanan ng mga kabataan kesa sa aking kapakanan bilang punong barangay. Kinikilala po natin ang pagdating ng kagalang-galang na punong bayan ng bayan ng San Luis, kagalang-galang Ariel De Jesus. Tayo ka, Mayor, para makita ka ng mga... Yan. Nito lamang Mayo 31 hanggang Hunyo, ikalawa ng Hunyo, sumailalim sa isang pagsasanay ukol sa early literacy and numeracy ang ating mga child development workers. Kaya tayo ay nananawagan sa mga punong barangay. Inuulit ko po, huwag po nating alisin. Huwag na po natin pating tanungin, kung huwag na nating alamin ano po, kung yung bang daycare natin ay bumoto sa atin o hindi. Kasi pag nalaman po natin hindi bumoto, o ninyo na hindi bumoto, sasakit yung loob ninyo, masasaktan po kayo, at kung nasaktan kayo, makakaisip po kayo ng paraan para gantihan yung inyong daycare workers. At isang paraan dyan ay yung pagtanggal po sa kanila bilang inyong mga daycare workers. Sorry po ah, bato-bato sa langit ang tamaan kahit na magalit. Karapatan po sa edukasyon at scholarship program.
Patunay ng ating pagpupunyagi na itaguyod ang karapatan ng mga bata na makapag-aral ay tumaas ang net enrollment rate sa ating lalawigan. Sa nakalipas na tatlong taon, mula sa 88.69% noong school year 2016 to 2017, tumaas po ito ng 91% noong nakaraang school year para sa elementarya, at mula po sa 63.8% noong school year 2016 to 2017, tumaas din sa 81.33% noong nakaraang school year para po sa mga sekundarya. Samantala, nasa manageable ratio naman ang dropout rate para sa elementarya na nagtala lamang ng 0.94% noong school year 2017 to 2018. Upang lalo pang maiwasan ang mga kaso ng pagtalikod sa pag-aaral, patuloy ang pagsasagawa ng mga school feeding program, no collection policy. Ano po ba ang tiga-DepEd? Linkaging to NGOs for the provision of basic school supplies, maintaining child-friendly school system, at-home visitation to students, pupils at risk of dropping out. Bumaba naman ang dropout rate sa sekundarya mula sa 5.13% noong 2015 to 2016 patungo sa 4.75% noong school year 2017 to 2018. Ang karaniwang dahilan pa rin ng dropout ay ang kagustuhang magtrabaho ng mga kabataan kaysa mag-aral para makatulong sa magulang. Bagay na tinutugunan natin ng mga kaukulang programa tulad ng alternative delivery mode at alternative learning system. At ganun din po upang matulungan ang ating mga kababayan na nagpapaaral ng kanilang anak, sapagkat naniniwala po tayo ang kahalagahan ng edukasyon sa buhay ng isang bata, ng isang tao, at ng isang pamilya. Kung kaya't naglaan po tayo para sa susunod ng taon ng malaking pondo para po sa mabigyan ng educational assistance yung pong ating mga kabataan. Alam niyo po, maganda po yung ganyan, sapagkat yung iba po nating mga kaibigan na mga nanunungkulan ay nagbibigay din po na meron din pong programa para bigyan ng educational assistance ang mga kabataan. Para din po yung serbisyo po pag minsan, para din yung negosyo. Ano po? Negosyo na ang negosyo, meron pong kompetisyon. Di po ba? Meron pong kompetisyon. Pagka nagbaba ng presyo yung isang ng produkto yung isang grocery dahil hindi makabenta yung isa, nagbababa po ng din siya ng presyo para meron po siyang benta. Ganon din po sa pagsiservisyo ng sa ating pamahalan at sa ating mga kababayan. Ano po? Kailangan ay tulong-tulong. Ang probinsya po ay nagbibigay ng tulong sa ating mga kabataan. At alam ko rin po, ang bayan ng Baler ay meron din pong programa na educational assistance para sa mga kababayan natin dito sa Baler. At ang opisina po, ang ating pong congressman, ay alam ko po na meron ding programa para po sa educational assistance ng ating mga kababayan at lahat po ng bayan. Ibig sabihin po, nagkakaroon po ng magandang kompetisyon.
ha? Sapagkat para po makapagserbisyo rin ang ating ilang mga pinuno ng ating bayan, kailangan din po nilang magbigay ng serbisyo. Kung kaya't ang nagiging epekto po nito ay nadadagdagan ang mga makikinabang sa programa ng ating pamahalaan. Ang mahirap lang po, pag minsan, tatanungin yung bata, kanino ka ba? Doon ka pala. Hindi ka pwede rito, lumipat ka doon. Sana po, patas-patas po yung ating pagbibigay ng serbisyo para pong yung mga punong barangay na hindi magtatanggal ng daycare worker kahit hindi sila binoto. Dapat ganun din po tayo. Huwag po tayong mamili ng ating tutulungan sapagkat yan naman po ay hindi nanggaling sa ating bulsa. At kung meron naman po tayong hindi dapat panghinayangan na gamitin ang pondo ng pamahalaan, ito po ay dapat sa mga programa para po sa ating mga kabataan. Sapagkat tayo po ay naglilingkod, hindi po para sa atin, kundi para po sa kapakanan ng susunod na henerasyon. Hindi po kasama yan dito sa binabasa ko. Patuloy po yung pagkuha natin. Alam naman po natin ang suliranin ng DepEd na meron po silang kakulangan ng guro. Hindi man po nila inaamin, pero alam po natin na mayroong kakulangan. At lalo na po yung pong guro para sa IELTS, para sa SPED, yan po ay mayroong kakulangan talaga ang departamento. Kaya sa pamagitan po ng pamahalaang panlalawigan ay tumutulong po tayo sa DepEd at hinahire po natin yung mga guro na may mga specialty, lalo po sa SPED, para po madagdagan yung mga magtuturo sa ating mga kabataan. Ganun din po, bilang patuloy na programa ng ating pamahalaang panlalawigan, nagbigay po tayo ng mga school supplies, bags, At nakikiusap po ako sa ating mga kababayan, sa ating mga kapwa-lingkod ng bayan, na at sa mga responsableng mamayan ng ating mga lalawigan, kung kaya naman po nating ibili ng gamit sa sarili nating bulsa ang ating mga anak, ang ating mga apo, huwag na po nating ipilit na sila ay mapasama sa listahan ng bibigyan at ipaubaya na po lamang natin sa mga kapuspalad nating mga kababayan para naman po maibsan yung kanilang dalahin sa pagpapaaral ng kanilang mga anak. Huwag na po tayong huwag natin pahalagang masyado yung mga material na bagay. Sapagkat sabi nga po nila, yun daw relong Rolex saka yung pipitsuging Seiko ay parehas lang po ang oras na sinasabi niyan. Kung nakasakay ka sa BMW o sa mga Lamborghini saka nakasakay ka ng tricycle, parehas lang po kayo makakarating sa inyong paroroonan. Kaya wag po nating masyadong pahalagahan yung mga material na bagay. Sabi nga po nila, yun daw pong pera ay hindi nakabibili ng kaligayahan. Naniniwala po ba kayo doon? Ibigay niyo po sa akin mamaya yung pera at bahala na po ako kung makakabili ako ng kaligayahan o hindi. Karapatang mapangalagaan o maproteksyonan. Pangunahing instrumento sa pagbibigay ng kaukulang proteksyon sa ating mga kabataan ang Aurora Provincial Police Office. Sa pangkalahatan, ang kapulisan ay aktibong kumikilos sa
sa pagpapamatili ng katahimikan at kayusan na kailangan ng mamamayan, lalo higit ng ating mga kabataan. May pagbaba ng incident ng crimes against children sa ating lalawigan at mataas ang bahagdan ng mga kaugnay na kasong ihinain ng Provincial Prosecutor's Office sa nakalipas na taon. Bumaba rin ang bilang ng kaso ng child in conflict with the law mula sa 39 noong 2017 na naging 29 na lamang noong 2018. Bunga ito ng pagtutulungan ng mga tanggapan ng Social Welfare and Development at ng mga kapulisan at siyempre po ng mga mamamayan ng ating lalawigan. Kulang ang bilang ng ating mga kapulisan, ngunit hindi naging balakid ito upang magampanan nila ng maayos ang kanilang mga tungkulin at pananagutan. Ang mga sumusunod ay ilan lamang sa mga makabulang programa ng Aurora Provincial Police Office para proteksyonan o pangalagaan ng mga kabataan. Kabataan kontra droga at terorismo, video program para sa mga bata, Pulis Mo, Barbero Mo, Aral Kalinga, Hapag Kalinga, Ligtas na Daan para sa Taong Bayan, Trainers Training sa Republic Act 7610, 9262 at 9208, Seminars sa 9208 at Gender Sensitivity Training. Bagamat pinapahalagan natin ang mahalagang papel ng ating kapulisan at mga katuwang na ahensya sa adhikay maproteksyonan ang mga kabataan, binibigyan ko ng diin na lubos pa rin kailangan ang pakikiisa ng mga mamamayan. Buhat po sa pamilya, buhat po sa pamayanan at sa buong lalawigan po, sapagkat ang pagsiservisyo po sa ating kapwa ay isang napakalagang bahagi ng ating buhay, sapagkat hindi po lahat ng tao ay nabibigyan ng pagkakataon para makapaglingkod sa kanilang kapwa-tao. Kaya kung magkaroon po tayo ng pagkakataon, samantalahin po nating makatulong at makapaglingkod sa ating kapwa, sapagkat sabi po nila, baka kayo po ang tumutugon sa panalangin ng taong yun. Kayo po ang ginamit ng Panginoon para tugunan yung kahilingan ng taong yun na ating natulungan buhat sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Nagpapatuloy. Konti na lang po. Bago po ako tamaan ng sikat ng araw, tapos na po tayo. Nagpapatuloy ang taon ng pagtatasa para sa search for most child-friendly municipality na naglalayong hikayatin ang mga munisipyo na gawing pangunahing prioridad sa pagsiservisyo ang kapakanan ng ating mga kabataan. Kaya sasamantalahin ko po yung mga pagkakataon na ito sa mga nandito at kahit na sa mga walang kapwa natin lingkod sa ating mga bayan. Na sana po sa ating pagpaprograma, sa ating pagpaplano, sa ating pagbabudget, ibigay po natin yung ganang para sa ating mga kabataan. Ibigay po natin yung itinakda ng batas para sa kanila. Pero mas maganda po kung dadagdagan pa natin, sapagkat hindi po natin dapat panghinayangan na gumastos para sa kapakanan ng mga bata. Sapagkat wala pong ko-question, kahit COA, hindi po tayo ko-questionin kung ang programa po natin o kung ang pondo po natin ay mas malaki ang nakalaan para sa ating mga kabataan. Ay, salamat po sa pangalawang pagkakataon merong pumalakpak. Noong nakarang taon, ang pamahalang panlalawigan ay nakapagsagawa ng seminar ukol sa 10821 o ang Child
Children's Emergency Relief and Protection Act. Matatag ang pagsuporta natin sa National Drug Rehabilitation Program sa pamamagitan ng PSW at Aurora Provincial Police Office. Nagpapatuloy din ang pamamahagi ng mga basahin ukol sa karapatan ng mga bata. At kung makakatanggap po kayo, mga kababayan, mga kalalawigan, ng basahin para po sa ukol, para sa karapatan ng mga bata, mangyari pong pakibasa ninyo ito at pakiintindi. At kung hindi po ninyo maintindihan yung nilalaman ng mga babasahin, mangyari pong kayo ay magtanong sa inaakala po ninyong makakapagbigay linaw sa inyo kung ano ang nilalaman ng mga babasahin. Sapagkat naniniwala po tayo na hanggat hindi po natin naiintindihan kung ano ang karapatan ng mga bata, hindi po natin kailanman ito igagalang o gagawin, sapagkat isa pong hindi po angkop ng isang tao ay gagawa ng isang bagay na hindi niya naintindihan. Kaya't ang una pong bahagdan, hinihiling ko po sa inyo, dapat alamin po natin kung ano ang mga karapatan ng mga kabataan. Huwag na po tayong umasa na magkaroon ng karapatan, ha, sapagkat tapos na po yung ating pagkabata. Ibigay na po natin yung ating buhay, ha, at panahon para po sa mga kabataan. Noong nakaranding taon, na isagawa sa lalawigan ang Children's Perspective Activity, kung saan tinulungan ng mga kalahok na kabataan na matuklasan ang kanilang preventive skills at protective behavior. Isinagawa rin ng ang Symposium of Laws for Children, Protection for Children, kung saan nagkaroon ng bahaginan ng kaalaman tungkol sa karapatan ng mga bata at sa mga batas na pumoprotekta sa kanila. Karapatan pong makiisa. Noong taong 2018, may kabuuang 600 na mga kabataan ang nagkaroon ng summer job. At ngayong taon ay naglaan tayo ng pondo para sa bilang na 518. Nakapagsagawa rin tayo ng job fair kung saan 179 na naghahanap ng trabaho ay nabigyan ng trabaho. Samantala, 499 na mga magsisipagtapos ng mga estudyante mula sa mga public schools ang nabigyan ng career coaching. At yung pong ating mga kababayan na nagsipagtapos sa kolehiyo na naghahangad na makakuha ng eligibility o kukuha po ng licensure examinations, tayo po ay tumutulong sa kanila para sa po sa kanilang pagre-review at para po mainganyo ating mga kabataan na maging professional. Local policy and institutional development. Ang local policy and institutional development ay naglalayong itaas ang kakayahan ng mga lokalidad sa paggawa ng plano para sa mga bata at sa kanilang kapakanan. Ilan sa mahalagang kaugnay na proyekto ay mga sumusunod. Status of Four Gifts, kung saan nakapaloob ang updating ng Aurora Comprehensive Development Plan for Children, Annual Investment Plan for Children, at Annual Children's Code, Aurora Children's Code, na kasalukuyang ginagawa. Ang CDPC at AIPC naman ng Maria Aurora, Kasiguran, Dilasak at Dipakulaw ay napagtibay na ng kanilang mga sanggunian bayan. At ang ibang bayan ay nasa proseso pa na ng updating. Alin na bayan sa Aurora, Dipakulaw, Maria Aurora, Belair, Dingalan, San Luis at Kasiguran ay meron na pong Children's Code. Kaya hinihikayat po natin ang natitira pang dalawang bayan. Ang bayan po ng
dinalungan at ano? Dinalungan, dilasag. Oh, tama-tama, dito po si May. Sana po ay pagtibayin na po ninyo ang inyong children's code sapagkat ito po ang magiging batayan para po maipatupad po natin ng maayos ang mga programa po natin para sa mga kabataan. Delivery of the, yun pong ating ginagawa ngayon, ang pag-uulat ng kalalagayan ng programa ng ating mga kabataan dito po sa lalawigan ng Aurora. Ganun din po ang programa para sa Search for Most Child-Friendly Sanggunian. Mahalaga rin po ito sapagkat dito po nagkakaroon ng ugnayan ang pamahalang panlalawigan at ang mga munisipyo para po mapag-ibayo pa ang pagsiservisyo para sa ating mga kababayan sa pamamagitan po ng pagbabalangkas at ng mga bagong programa at pagpapatupad ng mga polisiya at batas para po sa ating mga kabataan. Ito po ay tapos na po yung ang pagtatasa, ang Search for Most Friendly Municipality. At ito po ay ipapaalam po natin mamaya, bahagi po ito ng ating programa. Ganun din po, pagsasana ng mga opisyales ng barangay tungkol sa child-friendly governance. Ito po ay taon-taon na nating ginagawa. Hindi ko po alam kung ilang taon na po nating ginagawa ito na kung saan ay binibigyan po natin, nagbibigay po tayo ng seminar sa mga elected barangay officials para po sila ay magkaroon ng training kung paano po ang pamamahala. Kung paano po mamahala sa barangay na kinikilala at binibigyang halaga ang mga kabataan. Kaya meron din po tayong inilalaan. Ito pong ang pamahalang panlalagoan po ay naglalaan ng 300,000 para po sa programang ito. At sabi ko nga po ay baka natutuliro na yung mga barangay officials dun po sa programang ito sapagkat halos paulit-ulit po ito. Kaya sana po ay sa mga susunod na pagsasanay, sana po ay maintindihan na nating mabuti yung mga programa o yung mga kailangan nating dapat gawin para po hindi na po natin ulitin at mailaan naman natin yung pondo para po sa ibang programa pa kabataan. Kung mangyayari sa ating mga kabataan kung ang pamahalang panlalawigan lamang po ang magbibigay ng sapat na kalinga para sa ating mga kabataan. At wala din pong mangyayari kung ang mga bayan lamang, ang mga bayan ay maglalaan din ng masigit pa sa sapat na programa para sa mga kabataan kung hindi po makikiisa ang lahat ng sektor ng ating pamahalaan. Kaya, panawagan po, paulit-ulit po tayo mananawagan sa ating mga kababayan na sana po ay seryosohin po natin. Kung hindi pa po tayo seryoso, seryosohin po natin bilang mga lingkod ng bayan ang pagtugon sa programa para po sa ating mga kabataan. Kung tayo po sa ibang programa ay nagniningas kugon lamang o nagpapakita lamang tayo, gumagawa lamang tayo para tayo po ay makaangat
sa ating politika, sa ating political career. Sana po itong ang programa para sa mga kabataan ay ibahin po natin. Bigyan po natin ng natatangi o mas malaking oras, mas malaking panahon para po ma-perfect po natin yung programa para po sa mga kabataan. Mapalad po tayo. Mapalad po tayo ngayon. Yung mga kayong may edad ng 50 pataas, mapalad po kayo. Sapagkat kahit na po noong inyong mga kabataan ay hindi ganito kaigting ang programa ng ating pamahalaan para pangalagaan, bigyan ng kagalingan ang mga kabataan noon, ay naging mabuti po kayong mga mamamayan ng ating lalawigan at naging mabuting lingkod kayo ng ating pamahalaan. Pero tingnan po natin ang ating kapaligiran, bigyan po natin ng konsiderasyon ang mabilis na development ng ating ng ating teknolohiya. Yun po ay isa sa mga dahilan kung bakit hindi nagiging maganda ang pundasyon ng ating mga kabataan ngayon. Kaya meron po tayong magagawa. Hindi po pwedeng wala tayong magagawa. Meron po tayong magagawa. Ang tanong lang po mga kasama, ang tanong lang po, gusto ba nating gawin ito o ipaapaubaya na lang natin sa susunod na henerasyon? Sabi nga po nila, tayo po ay huhusgahan. Tayo po ay huhusgahan sa takdang panahon. At kung sakaling ang huhusga po sa atin ay isang kabataan, kung hindi po natin gagawin yung ating tungkulin ngayon, sigurado po ako, hindi tayo makakapasa sa paghuhusga ng mga kabataan dito po sa ating lalawigan. Inuulit ko po ang aking pasasalamat sa inyong pagdalo. Kung hindi naman po kayo dumalo, magmumukha naman akong wala naman pong makikinig sa akin ngayon. Pero inuulit ko po, nagpapasalamat po ako sa inyo, lalong-lalo na po sa mga kapwa nating lingkod sa bayan dito po sa ating lalawigan. Alam ko po na kayo ay maraming gawain sa inyong bayan, pero binigyan nyo pa rin po ng halaga, pagpapahalaga yung aming paanyaya sa inyo. Yan po ay pagpapakita na kayo po ay sumusuporta sa programa at nagtataguyod para po sa kagalingan ng ating mga kabataan. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at muli po magandang umaga sa inyong lahat.